Hello everyone, my name is Diwa de Leon. I'm a composer and a content creator, and I've been a musician and music producer for over 20 years. Today, together with my friends from SceneTH, we are going to be watching some of the horror film scenes that I put music on. Lila. Ayun, napaka, it's a very, very, very standard type of horror scene na mayroong, ano, may juxtaposition between reality and jump scares. May pagka-psychological horror siya. So, ang approach ko dito, ang ginawa ko is very, very gradual build-up. So, maririnig mo mayroong drone, yung ganon. And in between those, kapag nakikita yung eksena ng yung ano yung bata na nagda-jump scare, ini-insertan ko ng tibok ng puso, ng heartbeat, just to signify merong tension, merong fear. And of course, yung drone music and the layers of the sound builds up by the end. Pagdating dun sa car crash, makikita mo wala na yung bata sa likod. Merong malaking bang. It's pagdating kasi sa horror film scoring, napakahalaga ng accents and atmosphere. So the atmosphere and the jump scare, yun yung parang ano nun eh, yun yung parang key element. Kasi diba, for example, makipag mas heightened yung fear or yung takot kapag merong calmness. And then may sudden jolt. So ito yung contrast na ginawa ko rito. Merong kalmadong bed na nagbi-build up into a more tense layer by the end of the scene. Pero in between nga, merong ini-insert na jolt of fear that's signified by the clanging of the music and the heartbeat. So yun yung approach ko dito. Lola? Lola, tignan mo to. Lola? Ayan. Naka-exciting ng eksena na yon. So again, it's pagdating sa horror film scoring, may mas importante yung atmosphere building rather than melodic or chordal progression. Dahil hina-heighten mo talaga yung emotions. You know, horror films, it's all about extreme and heightened emotions. So yung musika, yung sound effects and sound, dapat doon yun eh. Dapat kinakasal dun sa eksena. So for example dito, again, Lola? Yung Lola nag-a-approach from Lola, behind the protagonist. So ayan, may build up ulit ng layers of music until dun sa pagsaksak. Ayun, talagang meron ng ano, very very intense music. But pagdating dun sa habulan, I chose to do a more internal, emotional na atmosphere. Kasi kapag masyadong minatch, kasi medyo frenetic na yung nangyayari sa eksena. Marami ng footsteps, marami ng mga nagkumakalampag ng mga furniture at mga pintuan, yung sinasabi ni Lola nga, di ba? So, ang ginawa kong approach doon is yung instead na copying the atmosphere ng sound effects at ng bahay, eh, maingay na kasi. Kung gagawin ko pang maingay doon yung music, masyado ng chaotic, masyadong magulo sundan yung kwento. So, what I chose is, yung ginawa ko is I tried to look or feel into the emotions of the protagonist. So yung mga layers ng music na naririnig niyo sa background is parang nire-represent yung internal fear ng bida. So especially pag tumunog na yung telepono tapos yung
nagsa-struggle siya sa bintana para makahanap ng escape. She's trying to escape, di ba? So parang yung nagbabago-bagong layers na yun, yun yung parang internal emotions niya. So syempre, nagbabago yun, di ba? So nag-heighten yung fear. Nung nag-ring yung telepono na medyo kumalma ng konti because it's parang a sign of hope. So pero parang medyo nag-subside ng konti. Pero nung nakita niya nakalock yung bintana, may bars, tumaas na naman yung emotion. So parang ganun. So yun yung approach. That's another approach, yung internal emotions ng bida. Parang ganun. Let's continue. Ayun. Ang galing ng makeup artist doon eh. Ayun eh. Ayun ulit. Same approach. It's a shock and silence. Parang ganun. There's a steady bed of atmospheric ambient music, ambient drone, and then nung nakita yung reflection sa mirror, sa car mirror, and then lumitaw yung creature sa gilid niya, ayun, bang of music. Parang ganun talaga. It's all a matter of layering, kumbaga. It's not a matter of thinking of the beautiful melody or thinking of the right chord progression or kung ano man mga instrumentation. It's more about layering and choosing the right character. Kumbaga, pagdating sa horror films, it also helps if you treat the music as a character in itself. Kumbaga, siya yung audio representation ng nangyayari sa film. But not just as a background music like the usual film score. Kumbaga, if you just listen to the music without seeing the visual, parang nai-imagine mo na rin, ay, ganito yung nangyayari. Merong struggle, merong fear. So parang ganon. Although I'm not saying na melody doesn't work in any horror film. That's absolutely not true. There are also very melodic music scores sa mga horror films that really works well, but it's always a case-to-case basis pagdating sa film. Every film is individually different, so kanya-kanyang approach pagdating sa style and of course sa music. Ayun, exciting ulit. Yun, a very standard sound design or sound effects treatment ng mga horror films, especially when it comes to horror films involving creatures or weird or strange creatures. Kadalasan may maririnig ka mga roars or mga growls or mga screeches, especially nung sa eksenang yan, ang daming beses lumitaw, may screech emanating from the creature. So, yun ay sa sound effects department. Pero paano yung treatment dun sa music department? Well, syempre, kumbaga, ano yan eh. Nung ginagawa ko kasi yung music na to, hindi ko pa naririnig yung screech
kasi pagdating sa proseso ng film scoring, nasa final stages ng film production ang film music scoring and sound effects. So usually, ang nangyayari, yung sound effects person and the music composer, sabay binibigay sa kanila ng director yung finished product ng film. So sabay nila ginagawa, and most of the time, hindi nila alam kung ano yung nangyayari or kung ano yung mangyayaring tunog sa ginagawa nila each individually. Unless, in some cases, they actually communicate and coordinate. Although, in some cases, hindi nangyayari yun eh. So for example, for this part, medyo, I don't know if I remember it right. I think may pagka-rush project to. So hindi na nagkaroon ng chance na mag-coordinate ako with the sound effects person. So I just had to imagine in my head kung ano yung sound ng ano na, yung sound ng creature. So ang ginawa ko na lang is basing on traditional horror tropes, it's either gonna be a screech or a growl, and I was right. So I took a gamble, and dun sa mga jump scare scenes, I chose to use a more bass or a lower type of jump scare music sound effect, because in my head I kind of gambled that the sound effects person would put a mas treble, mas higher pitched na screech or growl. And ayun, sometimes may mga instances na kailangan mo talagang sumugal ng approach, hoping that by the end magmamatch yung vision ng director, ng sound designer at yung ginawa mo. And doon papasok syempre kung how effective a film director is. So may mga fast last minute decisions na gagawin niya. Ginawa ng musician ganito, lower sound. So ang gawin mo, higher sound. Isa yan sa mga aspects ng sound design and film scoring, na the music should not conflict with the sound effect. They either should complement each other or support each other. So ang nangyari dito, I think maganda yung lumabas kasi nag-match, nag-complement yung high screech and yung low-sounding growl, yung low-sounding drum effect ng music. So I think that talagang mas na-heighten kasi di ba ang human ear, we hear all sounds together, low and high. So pag na kumpleto mo yung lahat ng sound frequency na yun in one bang, in one jump scare sound, parang mas buo yung tunog, mas buo yung dating, yung so in effect, mas effective yung jump scare kasi nasakop mo lahat ng human frequencies. So pero yun nga, pero in terms of music, ganun pa rin, it's all a matter of timing, synchronizing the jump scares, synchronizing the sound effect and the droning bed. So mapapansin mo rin doon yung first time dito sa eksenang to, yung first time lumitaw yung creature, nag-incorporate ako ng parang warping sound. That's yung to signify there is something weird or something bizarre going on. And yun na nga, may nagpapakitang creature doon sa isang babae na hindi nakikita ng isa. So parang may pagka insanity or may pagka psychological ang effect niya rin. Ayun, napakagandang napakagandang pag-usapan 'yan kasi ito
dito mo makikita sa eksena nito kung gaano kahalaga yung music so for emotional build up and leading to the climax of that scene. So unang-una dito sa example na ito, I used a lot of dissonant chords. So yung dissonant chords, ito yung mga sinasabing maasim na tunog na chord, or kapag halimbawa pag sa piano, kasi di ba merong C major chord, which is tararan, yun ay isang common na example ng major chord, or usually ito ay masarap sa tenga kasi ito yung mga kadalasan major chords or minor chords madalas naririnig sa mga pop songs. So ano yan, ang purpose ng mga pop songs is syempre para dapat ay masarap sa tenga. So yung mga major chords tulad ng C major, ito yung mga example ng mga traditional chords na quote and quote masarap sa tenga. Ngayon, for horror films, ang mga kadalasan na tropes for mga chords ay mga dissonant chords, or ito yung mga maasim pakinggan or maasim sa tenga. I think the most basic example ng isang dissonant chord, kapag yung buong kamay mo pinindot mo sa piano without any plan, basta ginanon mo lang yung piano, yung lahat ng ano na yon, yung lahat ng tumunog na nota sa piano, that's an example of a dissonant chord, or ito ay parang chaotic or tense. Ito yung mga ang tendency ng mga dissonant chords is to convey confusion or tension or cacophony or parang magulo, parang hindi ko maintindihan kasi maraming nota sabay-sabay. So ito yung ginamit kong approach for this one. So it's a matter of, pag mapapansin mo, nagsisimula siya sa one note, tapos may pumasok na mas mataas na note, hanggang ano na siya, napaka makapal na yung build up, and then nakita yung creature. Pero again, as I was saying earlier, ito ay isang magandang example na napaka-importante ng music in scoring this, in conveying what this scene is all about. Kasi kung aalisin mo yung music, it's just a lady pinned to a wall and looking to another direction. Pero walang emotion, parang walang nangyayari, parang hindi mo ma-feel, walang bigat, walang kaba. Pero dahil sa music, parang in that just one scene, a lady looking to another direction, nagkaroon ng meaning, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng fear, and once nakita niya na yung creature, bang, there's all another jump scare na nangyari. So parang ganon. So parang ganon talaga. Napakahalaga talaga ng music. Sinasabi nga nila is music and sound is 50% of the film viewing experience, and I agree. Lida. Lida? Lida? Ayun. Wow, napakagandang coordination ng buong eksena na 'yon. So, sa ganong klaseng eksena, parang yung isang earlier clip, napakadami nang nangyayari sa screen, napakadami ng sound effects, and napakadaming elements na nangyayari sa screen. So, the best approach for that is
to complement it and not to add to the too much confusion. So ang ginawa ko na lang dyan, isang parang low music bed. Mayroon ka marinig na cello music and parang synthesizer drone na mababa. It's just to add, kasi marami ng ano eh. For example, napakadami ng trebly sounds. Halimbawa, yung tunog ng pinto, yung mga nagsaspark ng mga ilaw, puro siya mga high-pitched sounds again. So, if I compose a music na also high-pitched sound, parang ano eh, hindi siya magiging effective kasi parang hindi buo yung tunog, parang butas. Parang pag makikinig ka sa isang kanta na paborito mo, tapos naka-off yung bass, parang hindi mo mafe-feel yung buong groove ng kanta. So parang butas. So ganun din sa ang approach sa film scoring, kay mas maganda, mas fulfilling sa tenga ng tao kapag kumpleto yung low and high sound frequency. So yun nga ang approach ko dito, ginawan ko na lang may ng low sounding music na mas nasa lower registers para din makumpleto yung sound frequencies. And at the same time, kasi syempre, usually kapag mga sound frequencies, parang low sound frequencies, parang ano rin yan eh, may pagka-characteristic na may pagka-tense or may pagka-heavy. So yun yung approach na ginawa ko dito. Aside from being a film composer, I'm also a video content creator sa YouTube. And I'm also a video game music cover artist, which under the name String Player Gamer na mahahanap niyo sa Spotify at sa YouTube. And of course, kung meron kayong inquiries or anything about film scoring or kung gusto nyong i-avail yung aking services as a composer, you can visit diwadeleon.com for more details.